Diba? So napakahalaga sa Kristiyano po na alam niya yung pinaniniwalaan niya. Pagka si Jesus Christ ang pinag-usapan, ano ang doctrinal stand mo about Jesus Christ? We believe in His humanity and we also believe in His deity. Why we believe that Jesus Christ is human? Because the Bible says so. Okay? If the reason why we believe that Jesus Christ is human because of the Bible, because that is what the Bible is telling us, then we should believe also the deity of Jesus Christ because that is also according to the teaching of the Word of God. Tao na siya. Diyos pa siya. Diba? Kasi bias yun eh. Kung kaya ka naniniwalang tao siya, dahil sa mga talata ng Biblia, oh, ba't ka ba naniniwalang tao si Jesus Christ? Eh kasi, di ba, ang sabi ng Bible, nagdadalang tao. Eh sino ba yung dinadala ni Maria? Hindi ba si Jesus Christ yun? Eh di tao. Hindi naman sinabing nagdadalang Diyos. Di ba? Oh, ibig sabihin, tao siya. Di ba? Okay, for there is one God and one mediator between God and man. Sino? The man. Hindi naman sinabing the God, Christ Jesus. Di ba? So, di lalabas, totoo. Tao siya. Kasi ang lino nga naman ng talata eh. Di ba? Sa John chapter 10. Oh, anong dahilan at pinagbabato ninyo ako? Di ba? Tao na sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan. Kita mo, si Jesus Christ ang nagsabi na siya'y tao na nagsaysay ng katotohanan. Eh sa akin po, kahit marami pang talata ang ibigay mo, hindi ko naman problema yon. Bakit? Eh dahil naniniwala naman talaga akong tao si Jesus Christ. So there is no need for them to prove to me the humanity of Jesus Christ because as I understand the Bible, I believe that Jesus Christ is also human because yun po yung turo. Kaya lang bias ka. Kung kaya ka naniniwalang tao siya dahil sa nabasa mo sa Biblia, dahil sa mga talata sa Biblia, tapos hindi ka maniniwalang Diyos siya kahit sinasabi rin naman niya ng Biblia. Diba? I believe that Jesus Christ is human because that is the teaching of the Word of God. So I believe that Jesus Christ also is also God because yan ang sabi ng Biblia. Di ba kapag ka hindi ka naniwalang Diyos siya, di ba? Eh hindi ako maniniwalang Bible believer ka. Eh ba't kasi kayong mga Baptist eh? Naniniwala na kayong tao siya, naniniwala pa kayong Diyos siya. Eh, ba't ganun ang pinaniniwalaan nyo? Eh, yun po nakalagay sa Bible eh. Eh, ang daming ang talata nagsasabing Diyos eh. Diba? Wala naman po tayo nabasa ang talata na hindi siya Diyos. Na sinasabi niyang, hindi ako Diyos. Diba? So, in fact, kaya nga po siya pinagbababato ng mga tao eh. Diba? Dahil nga po ang kanilang akusasyon kay Jesus Christ, blasphemer, na ikaw bagamatao, inaangkin mo na ikaw ay Diyos. Kaya sabi ni Jesus Christ, di ba, ang sa Diyos nakikinig ng salita ng Diyos. Dahil dito, hindi niyo ako dinirinig sapagkat hindi kayo sa Diyos. So napakaliwanag po. Kaya dapat, bawat mga mananampalataya, ang isa sa sinisecure natin sana, our doctrinal stand. Diba? Nagtataka lang po ako, mga kapatid, kasi po, yung turo po ng repentance, malinaw po sa Bible yun eh. Aral nga po ni Peter, repent and be baptized. Ang sabi po ng 2 Peter 3, verse number 9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to us ward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Sa Luke chapter 13, ang sabi po, except ye repent, ye shall all likewise perish. Eh lalo pong matindi, yung pong bumabatikos na itinuturo daw natin na ang tao pagka tumanggap sa Panginoon, maliligtas. Diba? Eh, bakit daw ituturo natin yan? Ang kaligtasan daw po sa pamagitan ng pananampalataya, hindi po sa pamagitan ng pagtanggap. Eh, paano po yan? Eksaktong-eksakto yung sinabi ng salita ng Diyos eh. Sa John 1:12, ang sabi po, but as many as receive Him. Paano ngayon sasabihin hindi kailangan ng pagtanggap?
Ang sabi po, but as many as receive Him, to them give the power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Hindi natin sinasalungat na ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. But if we will put understanding sa John 1:12 hanggang 13, maliwanag po na yung pananampalataya sa pamamagitan ng pagkilala na si Jesus ay tagapagligtas. Amen? Kaya tinanggap, mga kapatid. Eh ngayon, sa mga naglipa ng turo, binabatikos po yung turo nating. May mga nagtuturo daw para maligtas, kailangan tumanggap, di ba? Eh, samantalang ang kaligtasan ay pananampalataya lamang. Ayaw po nila ng pagtanggap, mga kapatid. Siyempre, kung ayaw mo ng pagtanggap, ang gusto mo, pagtanggi. Di ba? Ayaw mong tanggapin yung pagtanggap, di ang gusto mo, pagtanggi. Ang tanong ko ngayon, kung ayaw mo ng pagtanggap at gusto mo pagtanggi, ang tanong ngayon, maliligtas ka sa pagtanggi? Colossians chapter 2. Colossians chapter 2. Verse number 6. Maganda po, sabay-sabay. Basahin nyo nga po, as you have therefore, Colossians 2:6. Ready, begin. As you have therefore, may receive na naman. Di ba? As you have therefore received. Ito po'y conclusion na kung kayo nga'y tumanggap kay Hesukristo, anong sabi? Walk ye in Him. Saan ngayon papasok yung idea ang hindi mo kailangang tumanggap? Na para ikaw ay maligtas, hindi mo kailangan ng pagtanggap. Eh, ang sabi po ng Bible, as you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Diba? Rooted and built up in Him, established in the faith as you have been taught, abounding therein with thanksgiving. So, hindi po pwedeng hindi kailangan ng repentance, hindi pwedeng hindi kailangan ng pagtanggap. Dahil Biblia po ang nagtuturo niyan, mga minamahal. So, ang tunay na pananampalataya ay ang pagkilala mo na si Jesus ang tanging makapagliligtas, hindi ang ginawa mo, kundi ang ginawa niya. Kaya ang pananampalataya mo ay dapat maging sa Kanya. At ang sabi po, datapwat ang lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap. Sino po tinanggap? Ano raw pong ibinigay? Karapatang maging anak ng Diyos. Sa papanong paraan, sa makatwid bagay, yaong nanampalataya sa kanyang pangalan. Kaya hindi po tayo naiiba, pananampalataya po ang ating tinitingnang kaligtasan. Pero yung pananampalataya, ipinapahayag sa pagkilala, pagtanggap natin sa tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga ang expectation lagi, yung idea na kailangan nasa puso mo siya eh. Di po ba? Philippians chapter 2 verses 12 and 13. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Ano sabi niya? Work out your own salvation with fear and trembling. Why? For it is God which worketh in you. So, nasaan yun? In you. Nasa inyo. Paano mo ngayon sasabihin na... So kaya po, dapat alam natin yung doktrina ng ating tinatayuan. Huwag ho yung, di ba, nakarinig tayo nung, kaya ingat-ingat kayo, di ba? Yung panonood sa YouTube ng mga kung ano-anong preaching. Ha? Makinig kayo sa tinig ng inyong pastor. Makinig kayo sa tinig ng inyong pastor sapagkat siyang itinalaga ng Panginoon upang tayo ay pakainin ng salita ng Diyos.